pag-usapan naman natin, ito naman kababayan. Okay, tapos na ho ito. Nangyari na at nangyari na. Yung tinutukoy ko, yung viral video, sex video ni Jim Paredes. Okay. Ayaw ko na hong pag-usapan. Okay. Lahat naman ho tayo may pagkukulang. Ako ho eh, lahat ho tayo. Sabi nga ni Jim Paredes, I am sorry, ako'y tao lamang. Exactly. We are human beings. Nagkakamali tayo. Wala tayong perpekto. Si Erwin Tulfo, maraming pagkakamali at pagkukulang sa buhay. Ha? Lahat tayo. Ang punto de vista ko lamang dito, maiiwasan naman kasi yung ibang pagkakamali na yan. Kagaya ng mga lintik na mga video-video, bakit mo bibidyohan ang sarili mo na gumagawa ka ng kung anong-ano? Yung mga binibidyohan na nakikipagtalik, nakikipag-sex, bakit kailangan mo pang videohan yan? Kaya nga, hindi nga kayo nagsisex sa kalsada eh. Kaya nga sa kwarto nagsisex eh. Kaya nga, correct ka dyan. Kaya nga patay ang ilaw pag nagsisex kahit kayo ng asawa mo nasa kwarto kayo. Bakit? Pag nagsisex ka ba, nandiyan kayo sa komedor? Sa harap ng anak nyo? Kasi sagrado yung act na yan. It is secret. It is between the husband and wife. Oh. Ganon din kung ikaw yung magjajakol, ha? Ay, sarili mo yan. Hindi mo ipapakita sa madlang people. O ba, alam ko, nagkakamali tayong lahat. Nagkakamali, doon na ho ako. Wala akong maging si Erwin Tulfo. Maraming pagkakamali, pagkukulang sa buhay. Na pinagsisisihan ko rin. Pero ang punto ko lamang, yung mga ganito, naiiwasan ho kasi ito. Ha? O, yung mga nagre-reklamo sa opisina na yung anak ko, yung video niya, pinost ng ex-boyfriend niya. Eh, minsan, kasalanan ho natin. Bakit ka maghuhubad dyan sa harap ng camera? Sa harap ng boyfriend mo? Ay, boyfriend mo pa lang naman mo, hindi pa asawa yon. Oh, naiiwasan itong bagay na ito. Pangalawang punto ko, dibista ko rito, huwag kang pumuna ng mga uling ng iba, ha? Puna ka ng puna ng muta, uling, kuhaan ng mukha ng iba. Hindi mo nakikita ang sarili mo, Jim Paredes. Puna ka ng puna kay Pangulong Duterte na babaero, loko-loko, barumbado, etc., 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 mamamatay tao. Ha? Ang mga tira ninyo na mga righteous groups kayo, o, yun pala, may mga pagkukulang kayo. Ang moral lesson ho dito, bayan, bago ka pumuna ng ibang tao, tignan mo muna ang salamang sarili mo sa salamin. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang beses. Kung walang mapupuna sa'yo. Kung meron ka mga sikretong itinatago, tumahimik ka na lang. Kasi baka bumalik sa'yo yan. Ayan nga nangyari sa kanya. Look at me, ha? Huh? Deny your conscience. Look at me. Ayun na nga. Hindi ko alam kung yung ibig sabihin look at me or look at my sex video. Ay Mariyang Palat. Para kang may kayuma. Iyan. Sus Mario Joseph. Ang sinasabi lang ho natin, bago tayo pumuna ng iba, puna kasi kayo ng puna. Tingin kayo ng tingin ng mga uling ng ibang tao, mga pagkukulang ng Pangulo, na hindi ninyo tinitignan na may mga pagkukulang pala, may tinatago kayong sikreto o kagaya niyan. Oh, nandoon ako, I'm sorry, it is for personal consumption. True! Pero sir, bakit kailangan mo pa ang video na sarili mo na dagjajakul ka? Ano ka, bold star? Ang huling pagkaalam ko sir, singer ka. Kasama ka ng apo. Hindi ka doon sa XXX video. Wala ako nakikitang Jim Paredes XXX sex video. Wala eh. Huli ko nakita, Jim Paredes, Apo Hiking Society. Sus Mario Joseph. Eh, kaya nagulat din ako, nandoon ako, jumijebs ako sa Singapore eh. Nakita ko yun, natapo ko, nabasag ko yung cellphone ko. Eh talagang iyo, ganung edad mo, 67, nagyajakul ka? Ay Mariyang Palat, para kang may gayuman. Dapat pag mga 67 years old, nagdadasal na lang. Ganito, Panginoon ko, patawarin mo ako. Ah, baka anytime, any
any moment from now, baka kunin mo ako. Mga ganon. Hindi yung atupagin mo yung sarili mo, magjajakul ka dyan. Huwag ganon. Ang hindi ko pinagtatawanan ho yan. Ang sinasabi ko lamang, kaya nga, dalawang bagay ho ito. Ah. Una, yung mga ganyang mga hindi pang publiko, ha? Huwag mong videohan. Ano yan? Mga sex, ha? Yan, nagjajakul ka, o umiebak ka, ano nga ba nung bibidyohan mo? Hmm. Kung gusto niya mag-trending, sige, umiebak ka sa CR, kunan mo. Habang lumalabas yung ebak mo, kunan mo. Galing sa mukha mo, kunan mo pababang ganun. Hmm. Para magsigurado, magte-trending ka. Ay, pustahan tayo. Itaga mo sa bato. Oh. Tao umiebak, trending. Oh. Sus, Mari Josep. Yung mga yan, hindi ho binibidyohan. Mga sex video. Pangalawang moral lesson, huwag kang puna ng kamalian ng iba. Puna kayo ng puna ng kamalian ng Pangulo, na babaero, na barumbado, balasubas, palamura. Oh. Eh kayo pala, meron ding itinatago. Binidyohan nyo pa. Look at me, ha? Deny your conscience. Look at me. No! I don't want to look at you! This is very ew! You're making jackalizing and making video ew! Natural, totoo. Bakit may totoo ka ba? Sus, Mario Zee. Mabuti sana kung artista. Yung sila Lee Ming Ho. O sino ba yun? Nagaganon. Okay pa. Magtitilian pa siguro sila Salome at saka Ivy. Ay! Ay! Pero kung gano'n, 67 anos nagjajakul. Ew! Sa Bisaya pa, Puera Gaba. Hindi po ako natutuwa at lalo hindi ko po nilalait ang Jim Paredes. Okay? Ang pag-usapan ho natin yung issue, ano ang lesson dito? Kasi baka mangyari din ho sa atin ito. Mangyari sa atin because of karma or mangyari sa atin because of our recklessness. Hindi tayo careful. Ano ba yung mga bagay na yan? Kagaya po yan na pakikipagtalik. Dapat hindi nyo binibidyo yan. Bawal yan. Paghubad sa camera dahil sabi ng boyfriend mo, girlfriend, maghubad ka. Gusto ko makita yung maganda mong katawan. Huwag kang uto-uto. Baka mamaya maraming nanonood. Yung boyfriend mo nasa abroad, naghuhubad kang ganun. Akala mo siya lang mag-isa. Yung pala pinapanood ng mga kasama niya. My goodness. Oh. Magtitikol ka. Huwag mo nang bidyohan. Anak ng baka. Tapos padila-dila ka pa. Parang sarap na sarap. Look at me, ha? Deny your conscience. Look at me. Isang tutok dyan. Mga bata, gising na! Patibot na! Anak ng baka. Yan na nakita na nag-titikol. Mariusi, parang kumakain ng ice cream. You make me laughing! Ang punto ho natin dito, bayan, number 2, bukod dyan sa yung mga ganyan, hindi na dapat binibidyo, bago ka pumuna ng mga kamalian ng iba, puna kayo ng puna ng kamalian ng Pangulo, puna ka ng puna ng kamalian ng Pangulo, meron palang mapupuna sa'yo, mas matindi pa. Oh, puna ka ng puna ng Pangulo, babaero, puna kayo ng puna ng Pangulo, palamura, bastos, mamamatay tao. O, tingnan nyo ngayon. Hindi nga kayo mamamatay tao, pero kahiyahiya naman yung ginagawa ninyo. O, punto ko, bakit pa kasi ninyo binidyo? O. Mahiya ka sa balat mo! Magpuna kayo ng mga puwing ng iba, ng kamalian ng iba, kung kayo ay talagang spotless. Walang mapupuna sa inyo. Perpekto ang mukha mo. Perpekto ang pag-uugali mo. Pati buhay mo ay perpekto. Okay lang, magpuna ka. Pero kung may mga pagkukulang kakagaya na nagjajakul ka pala at 67 years old, kamalian yun. Huwag kang pumuna ng kamalian ng iba. Pupunahin mo Pangulo ng Babaero. Pupunahin ang Pangulo na Palamura. Yun pala, ikaw naman, jakulero. Anak ng baka. Oh. At 67 anos, 67 years old, nagjajakul ka pa. Oh. Isang tutok dyan. Hindi ba kamalian yun? Kung ngayon sasabihin nyo, we're sorry, tanggap po natin yung pagkakamali.
Pero huli na ang pagsisisi, Mr. Jim Paredes. Ah, look at me. Look at me. Look at me, ha? Huh? Deny your conscience. Look at me. Look at me. And listen to me. We accept your apology. Ha? Huh? Pero next time, sana bago ka bumuka ng bibig, tignan mo muna yung mukha mo sa salamin kung may pagkakamali, may mga kulang o perpekto ka. Ako, hindi ako nagsasalita-salita na gaganito, pumupuna-puna ng iba. Dahil tinitignan ko muna ang sarili ko, pupunahin kita kung mali ka para ayusin mo yung trabaho mo. Yan ang pinupuna ko. Kung tamad ka, yung ahensya mo balasubas, eh yung ikaw ay wala kang kwenta na opisyal, pupunahin kita para ayusin mo ang trabaho mo or palitan ka ng pangulo. Hindi kita pupunahin yung ugali mo na babaero ka, marami kang asawa, palamura ka. Pupunahin kita dahil balasubas ka sa trabaho. Kasi pag pumuna ka na ng personal, pinupuna mo yung tao na nababaero, na palamura, na walang kwenta, eh baka bumalik sa'yo yan. O ayan nga nangyari, bumalik sa'yo. Mas matindi pa ngayon. Pati pamilya mo, damay ngayon, nahihiya ka. Sinasabi mo, sana hindi madamay ang pamilya. Hindi po natin dinadamay ang pamilya nyo. Ang kaya ho natin pag-uusapan, hindi dahil pag-uusapan ng Tutok Erwin Tulfo ang issue nito para mapahiya ka. Pinag-uusapan at pag-uusapan ng programang ito para doon sa mga kababayan natin na hindi na mangyari ito at maulit sa kanila. Yung mga pagbibidyo-bidyo ng gano'n, mga sex-bidyo, hindi na kasi dapat binibidyo ang sex. Ano ka, artista? Leading man ka sa mga sex-bidyo? Nabibidyohan mo sarili mo? Ikaw naman babae, kung boyfriend mo, papayag ka? Paano pag nag-break kayo? Doon di ba ebidensya pa siya? Oh, si ganito, na ganito ko yan. May sex video nga kami niyan eh. Number two, yan ang sinasabing karma. Una kayo ng puna, few months ago ng kung ano-ano mga kamalian ng mama sa Malacanang. Yun pala, may mapupuna sa inyo. Mas matindi pa. O yan ang pag-uusapan natin. At ano ang pwedeng gawin ni Jim Paredes para malaman niya at sino pwede niyang tahingan ng tulong. O yan, ho, yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. As promised, pag-usapan na natin ngayon itong nag-viral na sex video ni Jim Paredes. Ha? Pag-uusapan natin ito, not because gusto natin laitin yung mama, nag-sorry na nga, nagkamali raw, eh lahat naman tayo may pagkukulang. Pero how can we avoid this? Unavoidable ho ito. Naiiwasan yung mga ganito. Paano? Bakit mo bibidyohan yung pagse-sex mo? Bakit mo bibidyohan pagjajakul mo? Sus Mariusip, yung paghuhubad mo sa mga kamera. Number two, ang moral lesson dito, sabi nga ni Beshi mo, kauson sa kanyang vlog, ay puna ka ng puna ng iba. Tignan mo muna ang sarili mo kung may dungis, may dumi, may muta ka sa mata. O ang tawag sa Bisaya niya, gaba. Sa Tagalog, karma. Sa English, karma. Beshi mo kauson, vlogger at AA kasosyo, nominee. Magandang umaga. Hello po, magandang umaga, Lordy, Sir Erwin. Kamusta po kayo? At syempre, Anyway, ma'am, eh, mabuti naman. Ito, pag-usapan lang natin. Nabasa ko kasi yung iyong vlog kahapon or kaninang umaga or very early morning na yung reaction mo dito sa nag-viral na video ni Jim Paredes na sinasabi mo, bago kayo magpuna-puna ng iba kasi, tignan muna na makailang beses yung iyong sarili sa salamin kung walang mapupuna sa'yo. And when, which I agree with you, Ma'am Mocha. Opo, totoo po yun. Nakakalungkot po, syempre, na nangyari ito sa kanya at sabi nga niya, inasasaktan yung kanya pamilya. Uh-huh. At yun nga, akala naman daw kasi niya, sinasabi pa niya, bagamat nag-sorry siya, ay ginagamit daw ito bilang paninira daw sa kanya para mawalan siya ng influensya daw sa darating na eleksyon. Ay ma'am, hindi naman ako sang-ayon doon. Ituturo na naman sa administrasyon. Kasalanan ng administrasyon. Oh, ma'am, ano kasalanan ni Duterte na ikay nag-jackal sa harap ng kamera? Bakit sisisiin mo si Duterte?
Di ba, ma'am? Nakakatawa na nga po. Ay, pase, pardon my language, ha? Pero, wala na nga. How will you describe it? Wala naman si Duterte doon. Except kung si Pangulong Duterte ang kausap niya sa telepono habang nagjajakol siya. Hindi naman si Pangulo yun. O di ba, bakit sisisiin ang administrasyong Duterte na naman? Yun na nga po. Alam niyo naman, syempre, talagang, ewan ko pa, baloktot na talaga ang pag-iisip. At kaya naman po, naiinis ang tao. Kaya naman po, sila ay nagkukomento dyan. Hindi naman po dahil sa interesado ang tao dyan sa kanyang video. Wala po interesado dyan. Naiinis lang po ang tao. Ay, walang, baske ako, ma'am, nung mapanood ko ito, natapo ko yung cellphone, nabasag tuloy. Dahil, ew! Sabi ko, 67 years old, how can you watch a 67 years old nilalaro-laro ang sarili, Jesus Maria Joseph? Pasintabi na lang sa ating mga listener at viewers, please lang po, huwag niyo na pong panoorin. Ayun na nga po, kaya po naiinis ang tao sa kanya dahil hindi po ba kung laitin niya si presidente, sinasabi niya na bastos, manyak, na akala mo ay napakalinis. Tapos ito nga po ang nangyari sa kanya, siya pala yung manyak. Siya yung ganitong may pag-uugali. Kung hindi naman po sana siya ipokrito, kung hindi naman po sana napakataas ng tingin niya sa sarili niya, alam po ninyo, bali wala lang naman ito sa tao . Hindi naman pag-uusapan to . Kaya alam po kasi masyado siyang mapagmata sa ibang tao na nakakalimutan niyang meron siyang sariling muta. Katulad ng sinabi niyo kanina. Sabi nga, bago mo tignan ang puwing sa ibang tao, sa mata ng ibang tao, tignan mo yung troso sa mata tama, mo. Tama. Lahat naman tayo, ma'am, di ho ba, ikaw, ako, may mga pagkukulang tayo, may pagkakamali tayo sa buhay. Pero, kaya nga, we have to watch our mouths, di ba, na puna tayo ng puna ng iba kasi mayroon tayong mga pagkakamali. Except ko, kahit Santo Papa nga, nagkakamali, tao lamang yan. Hindi na pwede magsabi na, oy, ayusin mo ito, hoy, ang pangit mo, hoy. Tignan mo muna yung sarili mo. Sasabihin mo, manyak, Diyos ko po, ano itong ginagawa mo, di ba? Na nakita pa sa video, naka-record pa. Yun na nga po, talagang malaking dagok po ito dahil nga sa kanyang pagmamataas sa kanyang sarili at bumalik po sa kanya. Ang kawawa dito, Ma'am Mocha, yung pamilya, yun na lang ho ako'y naawa sa kanyang mga anak o sa kanyang misis dito sa nangyaring ito. Kaya nga, pero alam mo, Ma'am, maiwasan naman ho ito. Kaya nga sabi ko nga kanina, bakit mo kailangan bibidyuhan? Bakit? Ikaw ba yung leading man sa XXX na movie na ika nga papalabas or kailangan mo i-video yung mga sex na yan? Won't you agree with me, Ma'am, na kailangan pa ba ang i-video mo yung mga sex video, yung mga ganyang mga personal na mga gawain or gawain ng mag-asawa? Kailangan mo bang i-video yan? Hindi na dapat, di ba, Ma'am? Ayun na nga po, siguro kanya-kanya rin po yan. At ayun nga lang po, na nangyari na ito at humingi naman na po siya ng paumanhin. Ay sana yung maging lesson na lang din po ito sa lahat po. Na alam po ninyo, mag-ingat po. Kasi sabi nga, you will reap what you will sow. Tama. Lahat ng ating aksyon ay mayroong po talagang kapalit yan. Kaya nga po, maging responsable po tayo sa lahat ng ating mga gawain. At yun nga po, dahil sa lahat ng ginagawa natin, may mga masasaktan. Alam mo, ma'am, inaantay po ng tinawagan po namin kaninang NBI at saka CIDJ, yung Cybercrime Division ng PNP. Pero hindi para lumalapit si Mr. Paredes para humingi ng tulong kasi sabi niya hindi niya raw alam kung sino raw ang nagpakalat nito. Kaya nga sabi ng, pero sabi ko nga, tutulungan ho ba ninyo? Sabi niya, naman sir, tutulong ho kami. I mean, Jim Paredes is a citizen of this country, kailangan protektahan din, ha? May mga karapatan siya. Pero so far, wala pa daw, hindi pa sila kinokontakt ni Jim Paredes. Ang tinatanong lang kasi dito, Ma'am Mocha, parang baka yung nag-post yung kausap niya doon sa cellphone, di ba? Yung, kachat niya. Hindi po ba ang may iba pang intention dyan? Hindi po natin alam . Kaya, siyempre, hindi naman si Pangulong Duterte yung kachat niya doon. Natural, di ba? Ay, naku, nakakatawa nga po dahil yung mga dilawan ay talagang desperado. Talagang ipinagtatanggol pa yung ginawa niya. Sabi nga natin ay wala tayong pakialam dun sa aksyon. Ang pinupuntirya natin dito ay yung kanyang pagiging ipokrito na kung makaduro ng ibang tao, akala mo ay malinis siya. Alam mo, kung sana'y huwag tayong mataas,
Huwag masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Maging mapagkumbaba po. Hmm. Mabuti ma'am, hindi sumigaw si Jim Paredes na violation ng kanyang freedom of expression kasi si Maria Ressa, freedom of the press, nung hinuli nung isang araw sa airport. Ayaw, isa pang siraulo na yan eh. Di ba? Pwede naman siyang nag-bail bago siya umuwi. Pero kailangan gusto niya ng drama, gusto niya ma-televise siya. At sinasabi pa niya na this is not the Philippines. I know, pwede ba? Tama ka na. Yung mukha mo, sobra ka ng kapal ng mukha. Sumulog ka sa batas. At kung ito lumabag sa batas, yan ahustisya, mm-hmm. Eng-eng. Nako. Ay, ma'am, easy lang ha. Baka mamaya mabura ka. Ay, fact-checker ang Rappler ngayon. Aba. Alam mo ba, believe it or not, alam mo ba na pati kami na na-warningan ng Facebook. Sinabi. Wala naman yung tungkol sa story ako tungkol doon sa trend na gawang mga Pilipino. Aba, check ko raw yung facts ko twice. Dahil ang sinabi ko lang naman doon, Tatak Duterte yung proyekto. Abay, sinita ako ng fact-checker na yan, na Rappler na yan. Winarningan ako. Ano po ba ninyo, under attack po ang mga Duterte pages, Duterte supporter pages? Naku, sinabi mo pa. Oo. Sinabi mo pa. Kaya nga po dapat itong mga senador na dating pinupuntriya mga DDS vloggers, ay siguro alamin nila ito ang pagpigil ng freedom of expression. Iyon. Bakit isa nilang tinatanggal yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte sa Facebook. Ayun. Nako, Mama Mocha Uson, maraming salamat po for your time with us. Magandang umaga and good luck po sa inyo. Good luck po sa AA Kasosyo. Good morning, ma'am. Thank you! Ay, sa atin. Mabuhay po. Thank you po. Good morning. Salamat po, Sir Erwin. Nasa linya rin po naman itong kaibigan natin, si RJ Nieto ng Thinking Pinoy. Nako! Kawawa naman. Nabiktima rin ito ng lintik na Rappler na fact-checker. Sir, kayo raw, nabiktima rin, Boss RJ? Nako, sir. Hindi pa naman po. In fairness to me. Ako po, sir. Winarningan na dahil sa isang story ako yung tungkol sa trend na yung sa gawang Pinoy ng DOST. Eh, sinita ako ngayon dahil hindi raw Tatak Duterte yun. Sabi ko, paano hindi naging Tatak Duterte? Panahon ni Duterte ginawa yung trend. Nako, sir, that is a violation of your freedom of erection. Sir, pakiulit. Parang freedom of expression ba o erection ang sabi mo? Ay, expression ba? Akala ko freedom of erection. Go ahead. Kasi ako, sir, dahil si Jim Paredes, hindi kinaya si Maria Ressa na you are violating my freedom of erection. ako naman, Kim, meron ka namang freedom of erection. Ang problema lang, ayaw mong i-exercise. Na-exercise nga, sir, pero... pero tama ba yun, sir? Ano reaksyon nyo? It was not fully exercise. Pero tama ba yun na sinasabi niya na politically motivated na ito kaya lumabas? Parang sinisisi na naman ang administrasyon Duterte sa issue na ito, sir. Ako, kalit-lit na bagay yung pinapalaki niya. sir? Feeling ko talaga yan. Medyo may... Feeling ko may semblance ng truth yan kay Reves. Feeling ko talaga, sir, yan? Election-related propaganda. Election, sir. Election. Election-related propaganda. Nagugulpo ako yun. Sir, may ba tayo, Sir RJ? Parang nakakatakot to na napansin ninyo lahat ng mga Duterte supporters, mga bloggers, pinagsasara ng Facebook based na rin sa report ng Rappler. Kami ho'y na-warningan doon nga sa istorya namin tungkol doon sa trend na gawang Pinoy ng DOST. Sinita kami ngayon dahil porket nilagay namin Tatak Duterte. Which is Tatak Duterte. Dahil panahon ni Duterte, nangyayari ito. Sinita ho kami ng Facebook, sir, at winarningan kami for that alone, for saying Tatak Duterte. Ang weird kasi din, sir. Who regulates regulators? Kasi, di ba alam niyo, sir, yung konsepto ng regulatory capture? Yung pag yung nare-regulate, hindi niyo nag-decide kung ano yung dapat i-regulate. Aha. E so, sino ang nag-check ng sa Rappler? Nako, yay. Kung inagalabas ko ng fake news. Ay, wala. Nung sinabi nila na terorista yung nagsunog na marin sa resorts world, sino nagsak? Wala. Wala. I think, kung meron na, di ba, nagsasawa sa isang tambak ng Senate hearing. Aha.
Itong issue na to, ito yung dapat yung Senate hearing dahil direct attack po ito sa freedom of expression. Correct. So how do we address this issue, Sir RJ? Paano maprotektahan ng isang blogger na supporter siya ng Duterte na hindi malayo na isang araw, baka bukas, makalawa, sarado na yung kanyang account, sarado na yung kanyang page, Sir RJ? Anong advice mo? Well, hindi ko po alam eh. Parang pili ko depende. Kasi hindi ko alam po. Ako man ang libawa magawa nun. Hindi ko na alam kung saan iya-apila. Tama. Exactly. Pero po, pwede bang i-demanda ito? I-demanda yung Facebook din sa in our courts dahil may mga office naman sila dito sa atin. Eh, hindi ko po pwede silang i-demanda ng civil case. Hindi pwedeng criminal case eh, dahil ayun, private contract. Tama, pero civil. Pero civil case. Aha. So, eh, ako naman po kasi, hindi ko pa in-explore yung point, yung option na yon. Kasi, ano sir eh, ayoko magbukang iyakin. Kaya, laban na lang, bahala na sa Batman. All right. Sir RJ Nieto, maraming salamat po for your time. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Salamat po. Nako bayan. Ayan ho ang problema. Yang oy, teka muna. Nasa linya po itong aming suki at aming pong kaibigan. Si Attorney Vic Lorenzo, ang hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Magandang umaga po, Attorney Vic, sir. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Sir, ito nga lang eh, dahil pinag-uusapan all over the place ta, pati mga OFW natin, yung nangyari raw kay Jim Paredes, yung nag-viral yung kanyang sex video. Pero sabi nga ninyo earlier, nung tumawag kaming staff, anytime naman, welcome si Jim Paredes kung humingi sila ng tulong, kasi sinasabi niya, hindi niya alam pa paano kumalat at sino nagpakalat ito. Pero matatrack kaya ng inyong mga team, ng inyong mga specialist, experts, kung sino ang nagpakalat nitong video na ito, sir? Sir, may manahaba na rin kasi yung experience namin dyan sa mga similar cases na ganyan, sir. Usually, sir, malalaman mo naman, sir, kung more or less magkakaroon ka ng idea kung sino ang nagpakalat ng mga ganong video, sir eh. Kasi dalawang parties ang involved dyan, sir, di ba? Yung isang yung victim saka the party on the other line. So dalawa lang sila, sir, di ba? From that, sir, pag-uumpisahan mo na yung investigasyon. Pero meron po ba kayong advice? Kasi kahit sa amin ho, laging ganito, yung mga sex video, yung mga nude na mga videos, yung mga pinupost sa Facebook ng mga ex-boyfriend, pinupost nila yung mga nude na video ng mga girlfriend nila, ng mga minors pa, yung mga pagtatali, kumakalat. Naiwasan naman ito, attorney, di po ba? Kung gamitin lang sana yung mga kukote natin dahil alam natin kung gaano kabilis na kumalat ang mga ganitong klaseng video because of social media, attorney Vic. Sir, tama ka eh. Tama ka, sir. Nauna, sir, minsan kasi yung mga victims, nakikipag-chat sila using those videos na nakilala lang naman nila over the net. Physically, hindi nila kilala. Isineshare na nila yung videos na ganun. Dapat ang assumption natin pag ganyan, sir, is nire-record yun ng other line, yung mga sexual acts na ginagawa mo. Kaya yun ang unang ano natin dapat, sir, intindihin natin. So, naiiwasan yung mga ganito, sir, kung talagang konting ingat lang siguro sa mga kausap natin, di po ba, yung mga ka-chat natin. Kasi karamihan sa office namin, sir, alam nyo naman na ilan beses na nagpadala kami ng mga complainant dyan. Mga magulang, yung anak niyang dalagita, kumakalat yung video dahil kinalat ng ex-boyfriend. Pero naiiwasan ho ito, di ho ba? Tama, sir. Simpleng-simple lang, sir. Yung sinabi mo nga, sir. Konting pag-iingat lang, sir. Huwag naman natin freely i-share yung mga videos na ganyan, sir. At saka ibang information pa yata, sir, ba hindi rin natin pwedeng share kaya mga password, mga email, tama, account, etc., etc., di po ba? Tama, sir. Halimbawa kasi kahit na hindi mo itinashare, sir, di ba, nag-video con ka, di ba, sir? Paano pag yung na-compromise na yung social media account mo, hinihintay na lang pala yung mga videos na ganun. Tapos sir, pag na-hack na, di, madali nang i-download ng mga hackers, sir. Hindi, pero hindi pa mo ba lumalapit si Mr. Paredes sa inyo para humingi na tulong para ma-track kung sino man ang gumawa nitong kahayupan na ito, sir?
So far, sir, wala pa sa amin. Wala pang pumupunta sa amin, sir. Okay. Panghuli na lamang, Attorney Vic, I don't know if you can answer this. Ito po yung problema ngayon ng maraming kababayan natin, they're having problems with the Facebook. At ang Facebook siguro, mainit ang ulo dahil talagang ginigisa siya ngayon na US Senate dahil yung mga lapses sa security nila. Tanong po ng ilang kababayan natin, pwede ba i-demand ang Facebook for just ng civil cases, for nothing? Isasara nila yung account mo and then wala ka ng account at i-accuse ka na for spreading fake news. Pwede bang i-demanda ang Facebook as civil case, sir? Pwede ba? Sir, theoretically, sir, pwede. Kaya lang yung jurisdiction ang issue natin dyan, sir. Unang-una, ang presence ng Facebook lang dito is their marketing arm. Saan natin, sir, ipapareceive yung mga notices natin if we're going to file cases against them, criminally or civilly? May office yata sila, sir. May office yata sila, attorney, dito sa may BGC dahil yung pagpapasara ng ilang websites ng mga Duterte supporters ay nagbigay sila ng press con at yung office nila dyan sa may BGC. I think po pwede siguro dyan ipadala yung subpoena sa mga Facebook officials nila, sir. I think meron silang office dito sa Philippines. Sir, ang ano lang nila sa BGC, sir, is supposedly their marketing arm. Aha. May mga nag-attempt na, sir, to serve notices doon sa office nila yon, sir, pero ni-refuse to receive. Eh, hindi ba po pwedeng, so anong option ngayon, sir, kung refuse to receive? Parang wala rin pong iniwan yung iyo ba, sir, kung may search warrant, ayaw mong tanggapin. Di ba pwede mong pasukin yung opisina na, ipadlock, sir? Kung may search warrant, sir, pwede mo pasukin. Pero pagka notice lang, sir, walang magre-receive dun sa actual officer. May mga nag-attempt na, sir. No, isn't it a violation, sir, ng ika nga order or order of the court kung may mga notice to appear sa pina, ayaw nila mag-appear, ayaw tanggapin? Hindi ba pwedeng kasuhan ng korte yan, ipatawag sila forced by the judge to appear before him or her, yung mga empleyado niyan, Attorney Vic, sir? Tama, sir. Pwede siya i-cite for contempt, sir, yung issuing court. Yun. Anyway, Attorney Vic Lorenzo, sir, we've learned a lot. Maraming salamat. So, pang one last na lang, sir, baka kayo na mismo, kayo yung eksperto dito sa mga ganitong klase, mga video-video na mga nagba-viral, mga sex video. Baka through you, pumasok sa kokote ng mga ilang kababayan natin, lalo na yung mga kabataan. To give a warning, sir, ano ho ang masasabi ho ninyo para hindi na po mangyari yung mga nangyari kay Jim Paredes at iba pang kababayan natin na mga nagkalat ng kanilang sex video sa internet? Sir, tamang-tama yung palagi mong sinasabi, sir. Yung konting pag-iingat lang, sir, bago naman tayo mag-share ng any video sa net, sir, ingatan naman natin, sir, mag-ingat tayo, i-verify natin, sir. Huwag tayo mag-a-assume na hindi nire-record nung other line yung mga videos natin. We always assume na may nagre-record, especially yung mga act similar to sexual act, sir. Mag-ingat lang, sir, dapat. Yun lang talaga antidote yan, sir. Hindi kasi natin pwede sabihin na huwag tayo gumamit na social media, huwag tayo gumamit na internet. Pero tama yung sinasabi mo palagi, sir, na konting ingat lang. Yun lang ang antidote yan, sir. Kasi siguro, attorney, lalo na pag may mga anak natin, mga minor, siguro bantayan din at may access ang parents. Baka mamaya may kausap na siya na manyak, na pedophile, o may kausap na siya na rapist o holdupper, kidnapper, ini-entertain ng anak ng bata, 10, 12, 13 years old, 14, saan ang bahay nyo, saan ka nakatira, saan ang school mo, baka nagkukuha ng impormasyon. Kailangan siguro talagang ang parents may access sa account ng bata. Tama, attorney? Pwede yun, sir. Kaya lang minsan, sir, alam mo naman yung mga kabataan ngayon, sir, may resistance sila. Pero ang pinapayo lang namin palagi dyan, sir, is i-attempt natin na kausapin yung mga anak natin. Kahit na may konting resistance coming from them, continuous lang ang paalala natin, sir, sa kanila, sir. Up to the time na ma-realize nila na tama din yung sinasabi natin. Attorney Vic Lorenzo, NBI Cybercrime Division Chief. Sir, maraming salamat sa mga tips. Magandang umaga. Mabuhay po ang NBI. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat. Ang narinig ho na ninyo, ha? Konting ingat. Babae, lalaki, LGBT, matanda, bata. Ha?
from 0 years old to 67 years old. Huwag kayong magbibideo ng mga kung anong ginagawa niyo sa kwarto, katalik niyo, asawa niyo, girlfriend or what. Naghuhubad kayo, nagjajakol kayo, huwag niyo namang i-video na. Kung gusto mo magjakol, hala, magjakol ka umagat ng haligabi dyan sa banyo. Idiretso mo na dyan sa kubeta. Mga bata, gising na, diba? Patibot na. Ay, nako. Sus, Mario Sip. Ay, nako. Ay, ano pa bang gagawin natin? Well, ito ho, leksyon. Ay, hindi lang po ito leksyon kay Mr. Paredes. Leksyon na rin ho sa ating lahat ito. Mag-ingat. Narinig nyo na rin ho si NBI. Dapat maging paladuda kayo na kung may kachat kayo yung kausap ninyo, baka nire-record na yung pinagagawa ninyo. My goodness! Wala akong pakialam kung nakita nyo babae. Wow! Humarap sa camera, hi! Nakipagkaibigan sa iyo babae, ikaw si lalaki. Patingin nga ng ari mo dyan o Junjun, pinakita mo rin. Pati yung mukha mo, pakita mo. Para kang gago. Kung babae ka naman, patingin naman o. Sige naman o. Ikaw naman na kuan, sige. Pagkatapos, pag biglang kumalat na yung video mo, iiyak-iyak ka. Kaya, don't. Number two, paalala. Yung karma, nandyan ho yan. It is a universal law. Kahit ano pa ang reliyon mo, Muslim, Kristiyano, saksi ni Jehovah, iglesia, dating daan, dating doon, kung saan ka man naroon, ang karma is karma. Sa Bisaya, gaba. Bago ka pumuna ng iba, mga kamalian, tignan mo muna, may mga pagkakamali ba ako, may pagkukulang? Of course! Lahat ng tao nagkakamali. Kaya tumahimik ka nila, kung pupunahin mo na personal yung tao, punahin mo siya sa trabaho niya, punahin mo katamaran niya, katangahan niya, kagaguhan niya, pagiging corrupt niya. Pero wag mo siya pupunahin ng lintik na babaero siya, ha? Bastos, ha? Manyak, malibog. Dahil baka bumalik sa'yo yan. Nagaya, nangyari sa mamang yan. Oh. O ngayon, hindi niya na alam. Ang balita ko, hindi na yata siya kinakausap ng asawa niya. Balita ko lang, ha? Ay, mga pamilya, hiyang-hiya. Sino ba namang 67 years old ka? O paglalakad-lakad ka sa mall. Yan na yung jakulero. Pumunta ka doon sa GNC. Oy, baka bumibili pampalakas. Okay. Malay natin. Oh, kaya nga. Oh. Okay, bumibili ka lang ng durian. Oh, yan. Kumakain exotic food para tigasan, para mag-jakulay. Kawawa ka naman. Ah, masakit niya. Pag lalakad ka punta ka sa mall, ayun na yung si Mr. Jakul. Diyos ko po, kawawa ka naman. Kaya, mag-ingat.